Okay. Welcome to our mastermind. Welcome to our coaching. So, kamusta? Okay, kamusta naman kayo? Kamusta ang Tuesday? Tuesday na. Kamusta naman? Okay, so ito lang naman. Gusto ko lang magbigay sa inyo ng isang... Gusto ko lang makapag-mastermind ulit sa inyo para at least makapag-share pa sa inyo ng pwede pang value, pwede pang training, na pwede pang makatulong sa business na ginagawa mo na I hope na makatulong sa magkaroon ng sales. Okay, sa ginagawa mo. Okay? And of course, kapag nagkaroon ka ng sales, 'di ba? Pwede mo siyang pag-aralan. Okay? Pwede mo malaman kung anong pwede mong gawin, pwede mong pag-aralan kung anong ginawa mo para maulit-ulit mo 'yung ginawa mo. Okay? So basically, 'yun ang purpose ko kung bakit ko ginagawa 'tong masterminding is para mabigyan ka ng idea, okay, kung paano mo gagawin 'yung business mo. And ayun. Okay, para mapag-aralan mo siya. Okay? Kasi I really want to gusto ko talaga makatulong sa'yo na magkaroon ka ng first result mo, ng first sale mo. And ito mga isi-share ko sa inyo, ito yung mga ideas din na tumulong sa akin. Okay? Ito rin yung mga ideas na tumulong sa akin na para magkaroon ng first result just sa business na ginagawa ko. And I hope, diba, magawa mo rin siya, magaya mo rin siya, mamodel mo rin siya para ayun. Okay? So, para matuloy-tuloy mo yung resulta mo. Okay, so kamusta June? Kamusta? So, welcome. At kahit alam kong busy ka, welcome ulit dito sa masterminding natin, sa coaching natin, okay? So, yun. So, kamusta naman ang Tuesday nyo? Okay naman ba? Kaboom. Ay, naghihina yung connection. Okay naman daw si June. Ayos. Okay. So, ano bang gusto ko i-share sa inyo ngayon? Wait lang. Humihina yung connection ko ata. Okay ba? Okay naman, no? Sabi naman ni June, okay naman daw. Okay. So, yan si Lenny. Okay daw. Ayos. Welcome to our coaching, Lenny. So, ang gusto ko sana i-share sa inyo is how to make your prospects like you more. Okay? Paano ka makakapag-build ng rapport, ng more likes. Okay, kasi dito sa business natin, lagi mong tatandaan na people will buy from you if they like you and trust you. Okay, napakahalaga talaga ng ganung bagay at sobrang konti lang talaga nakakaunawa yun. Kaya sobrang konti lang din ang kumikita dito sa business na ginagawa natin. Okay, so kasi sa totoo lang, in order for you to be liked, okay, para magustuhan ka ng mga tao, mapagkatiwalaan ka, may mga ilang mga ways, tatlong hearts yun, thank you. So yeah, may mga ilang ways na pwede kang gawin, lalo na dito sa business natin. Okay? So, actually, ito, gusto ko lang i-share sa isang idea na pwede mong gawin yun. Isang idea dito is, kailangan maging authentic ka. Okay? Ano ibig sabihin ng pagiging authentic? Ibig sabihin, kung sino ka, okay, yun yung dapat ipakita mo sa prospect mo. Okay? May mga iba kasi, alam yun na, naalala ko dati, may nakasama ako sa isang seminar. Okay, actually live event namin yun dati. Nakasama ko siya. Okay? Tapos kasi since live event yun, 'di ba, ng company namin, live event yun ng business namin. Parang hindi siya komportable na naka-suit and tie siya. Yung ganung klaseng bagay. Okay, tapos nung nangyari yun, okay? So nakita ko naman sa ano niya. Nakita ko sa kanya na tinanong ko siya kung ano yung nararamdaman niya. Dito siya, sabi niya kinakabahan siya. Yung ganong klaseng bagay. Isa niyang binanggit doon is yun na nga kasi di siya sanay. Lagi niya sinasabi yun, di siya sanay na ganito yung suot niya. Okay? So, ano nangyayari doon, lalo siyang kinakabahan na makipag-usap, lalo siyang kinakabahan na ipakita kung sino siya. Okay? Kasi doon naman, sa live event naman namin yun, hindi naman kailangan na nakasuit and tie ka. Okay lang naman kahit anong komportabling damit na gusto mo. Basta yung decente naman tignan, di ba? So, ang nangyari doon, yung nakausap ko yun sa live event na yun, talagang ano siya, talagang yung kabado siya, hindi siya masyado nakapag-socialize. Okay? Tapos parang hindi ko siya nakita as yung siya talaga. Okay? Sabihin parang na nabalutan siya nung pagka-suit and tie niya, yung ganong klaseng bagay. So, actually, wala naman akong problema doon. Wala naman problema tayo doon. Kasi marami naman talagang tinuturo, diba, na dapat we have to dress to impress, which is true. Okay? Which is true. Kasi katulad, magtuturo ka ng success, magtuturo ka ng mga ganong klaseng mga bagay, pero hindi ka naman nakadamit ng pang-success, diba? Pero,
to the point na kailangan talaga na kahit na nakadamit ka ng ganun, kailangan makita ka nila that maging komportable ka yung ganung klaseng bagay. So, isa pa dito, isang idea pa dito sa authenticity or sa pagiging, sorry, natakpan ko, sa pagiging authentic is, lalo na dito, ah, lalo na dito sa online business natin. Since kasi, mostly, di ba, mostly mga tao naka-video lang, no, video, webinar, yung ganong klaseng bagay, okay, nakatutok lang sa video. Marami mga tao talaga na, ano ba tawag doon, hindi nila pinapakita kung sino sila. Okay, hindi nila pinapakita kung ano yung personality nila, hindi nila pinapakita kung parang may nagpapalit sila ng parang ng damit, yung parang ganoon, nagpapalit sila ng parang naglalagay sila ng parang shell sa labas nila, no? Yung parang ganoon. Ibig sabihin, sabihin natin ikaw, personality mo, sabihin natin ganito, ah. Personality mo talaga is humble ka. Okay, ganoon. Personality mo is mabait ka, humble ka. Talagang ganun yung personality mo, gusto mong tumulong sa ibang tao. Pero sinabi sa'yo na kailangan baguhin mo lahat yun, kailangan maging mayabang ka para makita yung confidence mo, kailangan makita nila na malakas ang boses mo, yung ganong klaseng bagay. Of course, may impact yun. Pero kasi kapag naramdaman ng prospect mo na hindi ka sanay sa ginagawa mo, okay? Minsan parang iisipin niya na peke ka, okay, na fake ka, ganong klaseng bagay. Katulad, nung mga unang videos ko na ginagawa dito sa YouTube, sa Facebook, yung unang video ko, okay, nakabarong ako na polo, okay, so tapos tinuturo ko yung mga yun, yung mga gusto ko i-share, yung mga ganong klase mga bagay, tapos dun pa lang ramdam nila na parang ano ba yun, parang kabado ako, na hindi ko feel magsalita, okay, sobrang mahiyain ako. Kasi hindi talaga ako ganun, eh. Okay? Hindi talaga ako ganun. So, nangyari doon, kesa makapag-connect yung mga prospect ko sa akin, okay, nagligay sila ng mga negative comments, okay, naglagay sila ng mga negative comments, yun, yung mga katulad, nagmamarunong ka lang, yung mga ganun klaseng bagay, you sound fake, yung sinasabi sa akin ganun, okay? Pero nung nagpalit na ako, okay, yung parang sinabi ko, basta gagawa na lang ng video kung saan ako komportable, kung paano ako magsalita, kung paano ako makipag-usap, ganun. Ayun, doon nagbago lahat. Okay, doon nakarelate yung mga prospect ko, tapos nag-iba yung mga comment, katulad, nagpapasalamat sila na tinulungan ko sila. Okay? Yung mga ganun klase mga bagay, napanood ko yung video mo sa YouTube, mga ganun sila ng ganun, sobrang natulungan ako sa business ko. Yung mga ganun klase mga message, nagbago. So, ibig sabihin, nakarelate sila sa akin kung sino ako. Okay? Ngayon, pag gagawin mo tong klaseng strategy, okay, kapag gagawin mo na yun, yung katulad ng pag-video, kailangan nasa isip mo, okay, kailangan nasa always keep in mind na hindi lahat ng tao matutulungan mo. Hindi lahat ng tao makakapag-relate sa'yo. Okay? At may mga tao na magiging hater mo. May mga tao na hindi maniniwala sa'yo. Pero kailangan maniwala ka lang doon sa mga taong naniniwala sa'yo. Makinig ka lang doon sa mga taong naniniwala sa'yo. Okay? Kasi kapag ganito rin minsan, kapag tumatanggap tayo minsan ng critics, okay, criticism, sa totoo lang, minsan parang nasasaktan na tayo, na tumitigil na tayo, yung ganung klaseng bagay. Nung unang mga videos ko, okay, yun yung mga sinabi sa akin nung umpisa, okay, katulad yun na itigil ko na rin yung pag-video ko, kasi parang nagmamarunong yung ganong klaseng mga bagay na ano ba naman yung klaseng video mo, parang ganon. 2 months na yung video mo, wala pa rin views, mga ganon, mga pinapakita nila sa akin, kinilalait nila yung mga video ko. Okay? So, ang nangyari, tinanong ko yun, yung naglait sa akin, wala naman pala siya napoproduce ng video. So, tignan mo rin ng maigi, okay? Tapos, may mga ibang mga prospect naman na nagbibigay sila ng mga suggestions, katulad mahina yung boses ko, which is pinakinggan ko naman, oo, mahina nga siya, kaya nag-improve ako. So, pagdating sa ganun, okay, talagang be willing to listen din, pero be willing to listen to the right person. Okay? Ngayon, sa ganito kasi, actually, yung paano mo magagamit to para magustuhan ka ng tao, okay, para magustuhan ka ng mga prospect mo, para dumami yung sales mo, kasi kailangan mo talaga mapunta dun sa process na yon.
Okay, kailangan mo pagdaanan yung process na yon. Na una, kailangan magustuhan ka ng prospect mo. At pangalawa, kailangan na mapagkatiwalaan ka nila. Okay? Kasi kapag ganun mo pinatakbo yung business mo, kapag nag-focus ka doon, okay, sa mga na goal mo ay matulungan muna sila, goal mo ay magustuhan ka muna nila, ang goal mo ay mapagkatiwalaan ka nila, okay, doon mo kasi magagawa makokontrol mo yung income mo eh. Okay, doon mo magagawa na masasabi sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Doon mo masasabi, doon ka magiging komportable na sasabihin mo na tama itong strategy na ginagawa ko, na tama na itong mga ginagawa ko na pag-video, pagbablogging, yung ganong klaseng bagay. Okay? Okay, so yun si Rolando daw na ma-attend kahit live seminar. Ayos, ayos. Thank you, thank you. Kahit naka-duty ka ngayon, grabe. Lupit nyo, okay? I appreciate you. Talagang action takers kayo. Si Don, nandito ulit. Welcome, Don. Si Ray, nandito rin si Ray. Si Julian, you're welcome. Herrera, hello, hello. Donner. Si John ulit, si Donner. Thank you sa pagpanood. Okay, so kapag may suggestions din kayo, ah, okay, gusto ko sana kasi itong masterminding natin, hindi siya, ayoko siyang gawin na formal webinar. Yung parang ginagawa namin ng team ko na 9 PM. Yung formal na, alam mo yung may content, may topic, tapos sa bandang huli may Q&A. Yung ganun, alam mo yung formal masyado na parang paid seminar, yung ganun. Gusto ko sana dito sa mastermind natin na gawin na para interactive lang. Kapag may comment ka dyan, kapag may suggestion ka, kapag may question ka agad, feel free to comment lang dyan para mabasa ko agad at makapagbigay ko ng suggestions sa'yo. Parang gusto ko sana gawin itong, gusto kong gawin sana natin itong masterminding natin. Okay, parang ano siya eh, informal. Parang ganun, hindi siya formal. Parang ano lang, parang nag-uusap lang tayo. Okay? Kasi gusto ko maglaan din ng oras para sa'yo. Kahit hindi kita ka-team, kahit ka-team man kita. Okay? Para makapag-interact ako sa'yo. Kasi pagdating sa mga sa messenger, minsan hindi ko na-reply-an. Katulad, mini-message mo ko. Minsan, ang dami talaga nagbe-message sa akin na hindi ko na nakikita. Okay? Hindi ko na nakikita yung mga messages mo. Natatambak na siya. Kaya naglaan ako ng ganitong oras. Naglaan ako. Hindi ko lang sa'yo masabi kung anong oras eh. Kasi ang dami ko rin ginagawa. Lalo na every 9 PM nagtitrain na kami. Okay? So, ayun. Gusto ko lang makapag-interact sa'yo. Okay? So, yun. Ano pa ba pwede ko i-share sa inyo para magustuhan ka pa ng prospect mo? Unang-una kasi, yun na nga. Authentic. Okay? Kailangan mapakita mo sa prospect mo kung sino ka. Kung katulad sa vlogging, maraming nagtatanong sa akin, paano ba mag-vlog? Yung ganong klaseng bagay. Kailangan mapakita mo lang sa prospect mo kung paano ka magsalita. Okay? Kasi yung dati, nung unang panahon, ayun ko ha, nung nabasa ko lang to sa books, kasi syempre, new blood din naman ako sa business na to. Diba? Ibig sabihin, I'm 27 years old, so ayun, medyo kakasimula ko lang din, kaya inaaral ko rin tong business na to. Okay? Pero, ayun, sabi sa mga books dati, nung araw, siguro mga 1980s, 1970s, mga ganong klaseng bagay, 1990s, uso pa. Okay, uso pa yung messages ng company as a company. Katulad, we, the company, would like to welcome you in this ganyan, diba? Uso pa siya dati. Pero ngayon kasi, since sa advancement ng technology, at saka sa information na pwede makuha ng mga prospect mo by using Google, okay? Halat, ano eh, kailangan talaga na, hindi halata, coach, para ka lang si, ay, yung pala, donor, sorry, 26. Sa July 9 pala ako magta-27. Excited mag-birthday. Pero yun na nga, 26 pala ako ngayon. Sa July 9 pa ako magta-27. Masyadong nalilimutan ko na. Pero yun na nga, pero thank you, ah. Thank you, donor, ah. Okay, malaking bagay yung kahit isang taon. So anyway, pagdating doon kasi, katulad, yung mga dati kasi, uso pa siya. Kasi yung katulad, yung magsasalita ka as a company, katulad, we the ABC Company would like to welcome you in this seminar, ganun. We the ABC Company would like to thank you for your continued support in our company, mga ganong klaseng mga bagay. Diba? Ewan ko lang kung nakaranas kayo ng mga ganong klaseng messages dati mula sa ibang mga companies. Okay? Pero kung makikita mo ngayon dahil sa internet, dahil sa mga information na pwedeng makuha ng prospect mo, mas naghahanap na sila ng mga tao talaga sa company. Okay? Yung makakausap sila na tao talaga yung nakakausap nila. Kasi nung araw dati, wala ang mga tao eh. I mean, yung mga tao pala, nakaasa lang sa TV, okay, para makapag-interact sa mga companies na yon.
Okay? Pero ngayon, grabe, dahil sa Facebook, dahil sa Messenger ng Facebook, dahil sa Facebook timeline, sa Facebook ads, sa blog, okay? Sa YouTube, naghahanap na yung mga prospect mo. Alam na ng mga prospect may information. Okay? Katulad, may business kang pinopromote. Sa tingin ko, alam na ng prospect mo yan eh. Okay? Alam na niya kung ano yung mga product, alam na niya kung ano. Kasi nag-research na yan eh. Okay? Nag-research na yan sa Google, mga ganong klase mga bagay. Naghahanap na lang yan ng tao na makakapag-interact sila. Okay? Na magugustuhan nila na, bilhin. Alam mo yun, naghahanap sila ng isang tao na magiging komportable sila na ibigay yung pera nila. Pero pagdating sa ano, ako kasi, naniniwala ako na katulad, nagtatanong sila tungkol sa business ko. Lagi ako may paniniwala na alam nila yon. Kasi ang madalas sa mga tao ngayon, hindi lahat, pero madalas sa mga tao ngayon, nagre-research na muna sila bago sila kumausap ng tao. Sabihin, tinatadtad muna na sila si Google, katulad reviews, kung scam ba yan, sino ba yung mga members na yan, sino ba yung mga founders na yan, sino ba yung mga gumagamit na yan. Tapos kapag okay na, kapag gusto na lang bumili, na convinced na sila na napakaganda ng product, ng system, doon pa lang sila mag-i-inquire. Okay? Kaya nga minsan may mga tao na mag-i-inquire pa sa'yo, diba, na gusto pa nila explainan mo sila. Kasi sa totoo lang, naghahanap lang yan ng tao na mapagkakatiwalaan nila na ibigay yung pera nila. Okay? At may mga ibang mga tao na hindi ito iniisip, hindi ito pinagbibigyan ng pansin. I mean, katulad, hindi nila pinahalagahan na kailangan magustuhan siya muna ng tao. Kailangan magustuhan at mapagkatiwalaan siya muna ng tao. Okay? Kaya nangyayari, pitch sa social media. Na hindi nila pinapakita yung human side nila. Okay? Sabi, nagbumuka yung profile nila, nagbumuka ng advertisement. No? So, marami nagsasabi niya na dapat naman talaga mag-advertise, 'di ba? Kasi dapat naman talaga mag-advertise kasi 'di ba? Kaya nga may reason kung bakit nag-advertise sa TV, 'di ba? Yung ganung klase ng mga bagay, which is magandang point na tinuturo sa atin ng mga upline natin dati, ng mga mentor natin siguro dati, okay, ng mga old school tactics, no? Which is a very good point. Pero paano mo ma-separate yung sarili mo sa mga paano mo masiseparate yung sarili mo dun sa mga commercials, no? Paano mo masiseparate yung sarili mo na ikaw yung bibilhan ng tao? Diba? Kasi kailangan ganun yung maging goal mo, eh, no? Magkaroon ka ng goal na sa'yo bibili yung prospect. Okay? Na, alam mo, ikaw yung go-to guy or go-to girl, okay? Na magiging komportable sila na ibigay nila yung pera nila sa'yo. At paano mo magagawa? Yung unang-una is, makapag-isip ka ng paraan kung paano kanila magugustuhan. Una is yung authenticity. Makita ka nila kung sino ka. May reason kung bakit ganito, okay? Katulad nag-Facebook live ako. Okay? Gusto ko makita mo yung behind the scenes na nangyayari sa business ko. Gusto ko makita mo na hindi lang ako yung lagi nasa webinar lang. Okay? Hindi lang ako yung turo lang ng training, mga video tutorial, mga vlogging, ng ganyan. Gusto ko makita mo ako as a person. Okay? Gusto mo makita mo ako na isang karaniwang tao lang din na kapag namo problema, siguro nakaupo lang dito sa upuan na to. Okay? Tapos kapag nagkaroon ng problema sa business, sabi natin, lugi sa araw na to, napapatulala na lang, tapos nag-iisip ng mga solusyon. Okay, gusto kong makita mo ng gano'n, kasi gano'n naman talaga yung nangyayari sa negosyo ko. Okay? May mga times na maganda yung resulta ko, may mga times na pangit. Okay? Pero yun na nga, katulad mo, na ginagawa yung business mo, iniisip mo bakit pumangit yung resulta. Iniisip mo kung bakit gano'n, minsan di ka makatulog siguro. Gusto kong makita mo kung gano'n, okay? Makita mo yung mga behind the scenes na nangyayari sa business, okay? Kasi ito yung mga karaniwan na hindi pinag-uusapan ng mga tao. Diba kapag may mga success stories, nagpo-focus lang tayo sa mga success nila, pero hindi natin nakikita yung mga struggles nila, okay? So, yung advantage siya pwede mo rin gawin ngayon, 'di ba? Para makapag-connect sa iyo yung mga prospect mo. Okay? Kung yung mga kompetensya mo, okay, sabi ni Lenny dapat unique coach, which is very 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 true sa business natin. Okay? Sa business natin, grabe talaga. Yun yung isang malaking reason kung bakit may mga ibang mga companies ay nagiging kakaiba eh. Okay? Ay nagiging successful dahil kakaiba sila. Okay? At yun yung reason kung bakit maraming mga tao rin ay pumupunta dun sa business na yun, dun bumibili. Diba?
Kasi mga ganun yung mga ano eh, ito yung isang very powerful tool talaga na pwede mong gawin sa business mo ngayon is to be authentic, okay? To be ikaw. Okay, kung paano ka, personality mo, ipakita mo sa company mo, ipakita mo sa brand mo, okay? Para alam mo yun, mas maging komportable sila sa iyo. Okay, na yung pangalawang pwede mong gawin is para magustuhan kanya is mag-isip ka ng paraan kung paano pa magiging personal. Okay? Isang way ay katulad nitong pagvi-video. Iba pa rin kasi talaga eh. Okay? Marami nagsasabi na pwede naman vlogging. Pwede ka mag-focus sa vlogging. Parang ganon. Pero iba pa rin kasing pakiramdam kapag video eh. Okay? Katulad yun. Katulad kanina si Donner, sinabi na 26 ako. No? Yung ganon. So, nakita niya na tao ako. No? Yung ganon. Nakita niya na tao talaga ako sa behind the scene, behind the websites ko. Na ayun, nakakapag-relate siya, nakakapag-relate yung tao, na nakikita na may edad ako, okay, nakikita kung sino ako, okay, nakikita na ayun, paano akong magsalita. Iba pa rin kasi talaga, promise, okay, para sa akin na opinion ko lang siguro to, pero ito yung nag-work well talaga sa business ko by using videos, okay. Ang laki ng advantage ko dun sa mga nagbablog lang, okay. Katulad yung mga bigating mga marketers ngayon. May reason. So, katulad, sabi natin si Edward De Formina, okay, kung kilala mo siya, may reason kung bakit siya nag-webinar. Okay? May reason kung bakit di siya nag-stay lang siya sa comfort zone niya na mag-vlog. Okay? May reason kung bakit siya umalis doon. Diba, dati kilala lang natin siya as a vlogger. Diba, sa vlog niya, lupit ng vlog niya, ang dami niyang post. Diba? Pero may dahilan kung bakit ngayon nag-webinar na siya. Okay? Kasi mas nagiging effective ang videos. Okay, mas nagiging effective na makikita ka ng tao. At may reason kung bakit araw-araw nagwo-webinar na siya. 'Di ba? Para araw-araw may kita mo. Okay? Ngayon katulad si Mau Magallanes din, 'di ba? Grabe ang active niyon sa pagvi-video at may reason kung bakit siya nag-focus sa pagvi-video. 'Di ba? Kasi ang laki talaga ng advantage pagdating sa video at ang dami na talagang mga tao nagvi-video ngayon. Okay? Ngayon, siguro baka isipin mo ito baka iniisip mo, iyan na nga pala Raymond, ang dami na nagvi-video. Paano ko may iba yung sarili ko? Okay? So, babalik ka na naman dun sa number one. Be authentic kung sino ka. Kung paano ka. Paano ka magsalita. Okay? Kung paano may ibabrand yung sarili mo. Okay? Kung sabi natin yun, ano yung personality mo. No? Kasi, may reason kung bakit itong mga fingers natin, itong mga daliri natin, may dahilan kung bakit may kakaiba siyang fingerprint. Diba? Kasi every one of us is unique. Okay? Lahat tayo ay ginawa or pinanganak dito na kakaiba. Okay? Depende na kung may kambal ka talaga. Pero alam ko kahit mga kambal, may kakaiba pa rin sila, diba? So, you are your business. Okay? Marami nagsasabi na gusto nila magsimula mag-business. Pero sa totoo lang, they don't start a business. They should start in themselves. Kasi sila talaga yung business eh. Okay? Dito sa industriya na to, katulad sa mga big companies din, sa big companies katulad ng Apple, okay, ang daming na-devastate talaga nung namatay si Steve Jobs. Pero yung ginawa niyang very well, okay, yung pinaka-ginawa niya talaga is tin-transfer niya yung vision niya, tin-transfer niya yung paniniwala niya, tin-transfer niya siguro yung personality niya doon sa naging successor, no? Si Tim, ano ba yun? Hindi ko na maalala. Tim Allen ba yun? Okay? Pero may parang kakaiba pa rin sa Apple. Hindi ko maalala ano pangalan niya. Kung tama ba ako, Tim Allen ba yun? Kung sino nakakaalam dyan, sabihin niya na lang. O, tulungan niya ako. So, yun na naman. Diba? Pero may parang kakaiba pa rin eh. Nung nawala si Steve Jobs eh. No? Parang kakaiba pa rin yung Apple ngayon eh. No? Parang ganun. Okay? Kasi siya yung business. Kahit na may brand ka na malaki, kapag wala ka, okay, kakaiba pa rin eh. No? Diba? So, grabe, ang laki talaga ng ganun mo magagawa na magustuhan ka ng tao para magkaroon sila, maging komportable sila na ibigay yung pera nila. Okay? Pangalawa is yun na nga, is kailangan makapag-isip ka ng paraan kung paano pa mas magiging personal yung ginagawa mo. Okay? Ganyang bagay. So, yun yung mga pwede mong gawin. Ngayon, pwede pa, pangatlo, pwede ko pa sigurong i-add bago natin pumunta sa Q&A or mag-interact pa ako sa inyo lalo, is
Pangatlo is kailangan malaman mo ano ba yung mga problema ng mga prospect mo. Ano ba yung problema nila? Okay? Tapos kapag dating sa problema, kailangan makapag-isip ka ng isang solusyon. Na, tapos yun yung lagi mong pag-uusapan sa mga messages mo. Yun yung pag-uusapan mo sa mga videos mo. Okay? Yun yung mga pag-uusapan mo, okay, sa mga vlogs mo para makapag-relate pa sila at makita ka nila as a solution provider, no? May reason kung bakit tayo nakikinig lang sa mga doktor pag may sakit tayo. Okay? Hindi ka naman siguro makikinig lang, sabihin natin. May reason kung bakit din sabihin natin sa nanay tayo nakikinig, 'di ba? Sa nanay natin kasi sila yung mismo una nag-alaga sa atin, eh, no? Kasi siguro gumaling tayo dati dahil binigyan niya tayo ng gamot, 'di ba? Tapos since binigyan niya tayo ng gamot, naniniwala na tayo na sila. Okay, sila yung magbibigyan advice kaya siguro ganun, 'di ba? Parang iba naiisip natin na parang yung nanay natin yung doktor or doktora, no? May reason din kapag sabihin natin nagpapagawa ka ng bahay, nagpapa-design ka ng bahay, bakit sa architect ka nakikinig, 'di ba? Hindi ka siguro makikinig sa ano, sa teacher, no? Makikinig ka siguro sa architect pag magda-design ng bahay, no? May dahilan kung bakit ganun. Alam kong very common sense na 'tong sinasabi ko, pero may pwede mo siyang i-transfer diyan sa business na ginagawa mo, eh. Okay, yung ganyong klaseng psychology. Okay, para mas magustuhan ka ng prospect mo, para mas mapagkatiwalaan ka, para mas maibigay nila yung pera nila sa iyo. Okay? Very common sense talaga sa totoong buhay, pero pwede mo i-apply na hindi masyado pinag-iisipan ng mga tao, eh. Okay, hindi nila iniisip 'to. Hindi, ewan kung bakit, gusto kasi talaga nila is gusto talaga nila i-copy paste company lang, gusto nila na copy paste ang ginagawa nila. Okay, na talagang gusto nila yung business na ginagawa nila parang side income lang, extra income lang. Yun yung magse-separate sa iyo, eh. Okay, na kumikita ng 6 figures sa mga kumikita lang ng 4 figures or kumikita lang ng 3 figures sa business nila, no? Yan yung magse-separate sa'yo kapag naunawaan mo yung mga ganyang klaseng bagay. Okay, na sinishare ko sa inyo na I hope ma-apply mo rin sa business mo. Okay, so yun yung tatlong bagay na pwede. Una, be authentic kung sino ka, kung paano ka magsalita, ano itsura mo. Okay, pero syempre, of course, mahalaga rin yung damit mo. Okay, wag ka naman na sobrang maging sobrang komportable na nagvi-video vlog ka na wala kang damit, no? Huwag naman yung ganun, no? Wag ka naman maging ganung klase kasi of course, malaking factor pa rin kung ano yung suot mo. Okay, ano yung suot mo, ano yung itsura mo. Malaking factor pa rin yun para makinig sa'yo yung mga tao at magustuhan ka nila. Okay? Isang way dito, katulad, isang strategy pa na ito, ibigay ko na naman sa'yo, grabe. Itong mga bagay na ito, pwedeng-pwede itong maging product, pero I hope talaga, okay? Gusto ko talagang ma-share sa'yo ito, okay? Para magkaroon ka ng breakthrough para sa business mo. Okay? Para magamit mo siya, magkaroon ka ng resulta, okay? So ito, yung isang way dito, ito yung mindset ko, kapag gumagawa ako ng mga videos, kung paano, kung magugustuhan ng mga tao, okay, na hindi naman masyadong kailan overdressed, no? Okay, katulad yun na nga, nakikita nyo naman, di ako nagsusuit and tie, eh, diba? Ganong klaseng mga bagay. Kailangan, alamin ko muna kung sino yung target prospect ko. Alamin ko muna sino yung target audience ko. Okay? Ngayon, kapag nalaman ko kung sino yung target audience ko, okay, kapag nalaman ko kung sino sila, magdadamit ako ng something na above. Isang maliit na porsyento lang na above. Wag naman sobra. Kasi pag sobra, hindi sila makaka-relate sa akin. Okay? So, wag naman sobrang baba. Kasi mangyayari, pagtatawanan naman nila ako at hindi sila makikinig sa akin. Okay? So, I hope makita mo na nandito. Katulad, ganito magdamit yung mga prospect mo. Ganito sila magdamit. Kahit dito lang. Okay? Dito lang. Wag sobrang taas, wag sobrang baba. Ano ibig sabihin yun? Kasi yung mga gusto ko talaga ma-attract dito sa business ko, yung mga parang katulad ko. Okay? Katulad ngayon, naka-t-shirt, tapos nasa bahay lang. Okay? Nasa bahay lang na gusto may pangarap na ganun. Okay? Gusto yung pangarap na naka-t-shirt lang, ginagawa yung business nila, hindi masyadong overdressed. Okay? Hindi masyadong todo-todong damit. Okay? Yung talagang parang sobrang professional lang, ganun. Of course, nagkaroon, dahil sa ganito, okay, kung paano nagvi-video, paano ko nag-webinar, ganyan. Of course, may mga tao naging haters ko, katulad yung mga gusto magdamit. Yung mga talagang gusto mag-over, yung mga professionals, medyo nababad trip sila sa akin. Okay? Nababad trip sila sa akin, yung mga professional na katulad, yung mga professor, mga doktor, mga lawyer,
Okay, kasi yun na nga, 'di ba? Nagtuturo ako ng about success, nagtuturo ako about online business, tapos ganito lang 'yung damit ko. Kasi ayoko silang maka-interact, ayoko silang ma-attract sa business ko. Kasi mangyayari diyan, syempre, 'yun 'yung mga tao siguro. Ito ah, hindi to applicable sa lahat kasi feeling ko may iba sa inyo 'yung ganun. And I'm very happy for you na kahit na nga ganun na very professional ka, very open-minded ka. Pero kasi ako as a professional din dati, yun yung lagi ko napapansin eh. Kasi nung nagtiteacher pa ako, nung nagtuturo pa ako sa schools, yun yung mga nakakasama ko eh, mga professor, mga doktor, mga lawyer. Lagi sila ganun. Kapag nagbibigay ako ng mga ideas, lagi nila sabihin, alam ko na yan. Ah, hindi mag-work yan, alam ko na yan. Dami ko ng pinag-aralan, experience ko, ganyan. Kaya hindi sila yung mga ina-attract ko sa business ko kasi feeling ko kapag tinuruan ko sila, yun yung sasabihin nila sa akin. Okay? So, syempre, ina-attract ko yung mga ordinaryong mga tao na may pangarap. Okay? Siguro kasing edad ko din, or mas matanda siguro sa akin, or mas bata sa akin. Pero yun nga, ordinaryong tao na nandito lang sa bahay, na naka-t-shirt, okay? Alam ko kung sino yung target prospect ko. Okay? Talaga na sa isip ko yun. Okay? So, kailangan alamin mo rin yun, ha? Mahalaga talaga yun. Na malaman mo kung ano yung itsura, ano yung sinusuot, ano yung binabasa, ano ginagawa ng target prospect mo. Okay? So, ganun. Yun yung ina-attract ko kay mga naka-t-shirt, yung mga sabi niya, mahilig sa basketball siguro, mahilig sa sports din. Tapos yung mga 26 years old, mga kasing edad ko, 20 to 30 years old to 40 plus, yung ganun. Tapos, ayun, yung mga simpleng, ordinaryong mga tao, siguro empleyado rin, okay? Or ayun, naghahanap ng paraan kung paano sila mag-work from home, kikita online, tapos may pangarap din sila, okay? Hindi sila yung sobrang over-professional, okay? Ayun, para kay Don daw, professional ka pa rin ngayon. Salamat, Don. thank you just sa compliment mo. Ayun. So, may reason kung ba't di ko rin ginagawa na sobrang overdressed ako. Kasi ina-attract ko yung mga tao na magugustuhan ako. Okay? And not everyone will like me. Okay? So, yun. Thank you dyan sa message mo, Don. I agree with you. Okay? I agree sa sinabi mo, it's not about the looks but the valuable information you share. Okay? Pero sa mahalaga din, of course, mahalaga din yung itsura mo, kung ano yung damit mo, mahalaga din siya. Pero huwag ka naman maging sobrang komportable sa ginagawa mo. Okay? Yung ganong klaseng bagay lang naman. Kasi dati naalala ko, lagi ako nakasando, ganun medyo bumaba yung interaction sa akin eh. Pero ngayon, dadamit disente na ako. Okay na. So, nakaranas din ako ng mga failures. Ganun. Okay, so yan. Tapos, pangalawa is to make it more personal. Okay, katulad dito, pag-video, pag-webinar, video calling siguro. Kung di mo talaga kayang maglaan ng oras dun sa prospect mo, napuntahan siya, pwede rin video call. Or pwede nga nito, Facebook Live, para marami kang makakausap. Kasi, syempre, kapag isa lang kausapin mo, baka maubos yung oras mo, no? Ganong klase, lalo na kapag working ka pa, working mom ka pa, 'di ba? Alam ko doon working mom ka ata eh, no? Parang ganun, no? So, kailangan alam mo na magiging resourceful ka lang talaga na paano mo siya gagawin. Okay? Magiging resourceful ka lang sa time mo. Okay? Pero 'yun, mas maganda mag-isip ka ng paraan kung paano mo pa siya gagawin much more interactive and much more personal. Isang way, katulad nito, Facebook Live. Okay? So, yun. Tapos, pangatlo is alamin mo kung sino yung ideal prospect mo. Tapos, always talk about the solution. Pag-usapan mo ano yung mga solution na pwede mong ibigay para sa kanya. Okay? So, yun. Okay? So, yun naman yung mga gusto ko i-share sa inyo ngayon. And I hope talaga na magamit mo siya itong information na to na shinare ko para, ayan, si Maria Teresa din, working mom din siya. Diba? Grabe, no? Hindi ko kayo maintindihan, no, kasi syempre hindi, wala pa akong anak at saka syempre lalaki rin ako, no, pero meron din mga working dads na talaga alam mo single father, mga ganun, pero hindi ko pa masasabi sa inyo na naintindihan ko yung nararanasan niyo, pero grabe, I congratulate you Maria Teresa, Don, na talagang ganyan, okay, na talagang kahit working moms kayo, grabe, ginagawa niyo pa rin yung business nyo, naglalaan kayo ng 30 minutes dito, okay, para matutunan to at grabe, okay, humahanga ako sa inyo, okay? So yun, lalo na yung mga nandito pa nanonood, siguro may mga working fathers din dito, working mothers, grabe.
I commend you talaga, okay? Believe ako sa inyo. Ayun, wala pa ako sa stage na yon, okay? Pero kinukomment talaga ko talaga kayo, okay? So yun, I hope na magamit nyo to, tong mga tips na to, tong strategies. Actually, wala ako na prepare talaga na formal kasi gusto ko lang talaga tong masterminding natin. Parang sabi natin, invite kita dito sa bahay tapos nag-uusap lang tayo ng ganito. Parang ganun lang, okay? Wala akong pinaprepare talaga na parang webinar, parang ginagawa natin every 9 PM na talaga may nakatopic, yung ganun. Gusto ko lang makapag-interact sa inyo. At kung ano man ang sabihin nyo dyan, at least makapagbigay ng suggestion, di ba? Parang informal siya, parang ganun. Ayoko siya masyado maging professional nga, katulad ng webinars, okay? So, yun. Pero I hope talaga, yung pinaka-purpose kung ba't ko ginagawa to is makakuha ka ng first result mo this year, okay? Yun ang talaga kung ba't ko ginagawa tong action na to para maglaan ng oras para sa'yo, para mag-guide kita dun sa tama na pwede kang pumunta dun. Kasi it only takes one result lang talaga. Tapos doon na eh. Doon pa lang, kapag nakakuha ka ng first result mo, malalaman mo saan ka magagaling. Malalaman mo kung paano ka magsisimula eh. Okay? Makaalis ka lang dun sa stage na confused ka. Makaalis ka lang dun sa stage, okay, na alam mo yun, na hindi mo alam saan ka magsisimula dahil wala ka pang resulta. Hindi mo alam ano yung pag-aaralan mo, no? So, yun yung reason kung ba't ko ginagawa tong masterminding na to para matulungan ka doon and makapag-create pa ng mas marami pang success stories. Okay? At alam mo yun, kahit na maging isang malita contribution lang ako dun sa success story mo, I'm very, very happy na yun. Okay? I'm very happy na para doon. Okay? So yun, si Lenny, may question. First step mo para makuha ang result. Okay? Unang-una, pagdating sa ganyan, actually, nag-live coaching na ako tungkol dyan dati. Pwede mo tignan yung profile ko. Pero, ang pwede kong suggestion dyan, Lenny, talaga is unang-una. Actually, pinost ko yung kanina sa social media, yung isang journey ko kung paano ko siya nakuha yun, sa Facebook. Pero unang-una ko talagang ginawa is pinag-aralan ko yung business. Okay? Pinag-aralan ko yung business, nag-invest ako ng training materials, sinimulan ko muna aralin yung mga skills, yung mga strategies. Tapos after yun, after kong aralin, umaksyon ako. Tapos sa pag-a-action na yun, of course, hindi mo naman agad siya mapaperfecto. Okay? Hindi mo agad siya mapaperfect kasi magkakamali ka talaga. Pero mula dun sa pagkakamali na yun, kailangan mo bumangon ulit. Okay? Kailangan mong bumangon ulit dun sa experience na yun. Tapos tuloy-tuloy mo lang. Tapos hanggang sa magkaroon ka ng first result mo. Ngayon, itong first result na to, Lenny, hindi naman siya kailangan na income result talaga. Okay? Unang-una, katulad nitong coaching na ginagawa natin, 'di ba? Ang topic dito, how to make your prospects like and trust you. Kasi mahalaga talaga 'yon, okay, na magustuhan ka at mapagkatiwalaan ka. May mga ibang tao kahit na wala kang resulta, okay? Kahit wala kang income result, pero magustuhan ka lang nila, no? Magustuhan ka lang nila, maging komportable lang sila sa iyo, makarelate lang sila sa iyo. Minsan binibigay na nila yung pera nila sa'yo eh. At yun yung magiging first result mo. Pero para dito sa online business sa ginagawa natin, okay, or kung sabihin natin networker ka or online business, kailangan na makapag-produce ka ng isang maliit na resulta. Paano yung resultang yun? Katulad sa online, katulad blogging, okay, gumawa ako ng blog, tapos yung blog na yun, tinuro ko sa maraming tao at nakapag-attract ako at nagustuhan ako ng mga tao na nangangailangan ng blog. Okay? At mula doon sa mga taong yun, of course, naging yung iba sa kanila, naging customer ko. Doon ang galing yung first result ko. Pero pagdating sa networking na offliner talaga, ang pwede mong gawin is, kasi wala ako masyado experience sa offline kasi talaga nag-focus na ako sa online nung natutunan ko to. Pero isang suggestion na pwedeng gawin is, katulad, inviting. Okay? Katulad, nag-invite ka. Okay? Katulad, nag-invite ka. Tapos na-reject ka, isang result yun, maliit na result yun yung na-reject ka, pwede mong ituro yun how not to be rejected, or pwedeng sabihin natin na pwede mong ikwento yun sa video mo, pwede mong ikwento yun sa timeline mo na unang beses ka na-reject, ano yung naramdaman mo, tapos ano yung solusyon na pwede mong gawin. Okay? So ganun eh. At dahil doon, magugustuhan ka na naman ng mga tao, ng mga offliner na lagi nare-reject. Okay? Kasi makaka-relate sila sa nararamdaman mo eh, na nare-reject ka, sa puro negative na nakakausap nila, sa mga ganun, di ba? I hope na nakikita mo kung paano umiikot tong formula na to, kung paano mo magagawa sa business mo, para makapagsimula ka lang. Okay? So yun. Okay daw, copy daw. Thank you, Lenny. You're welcome. And thank you, tamang-tama. I agree sa sinabi mo, yes na yes to success. Okay? Dating paborito kong ano yan, kasabihan talaga. Okay? Thank you. Then, so, si Marjan daw may question ata.
Coach Raymond, ask ko lang about sa paggawa ng website. Need ko pa bilhin na kagad yung mga tools para makagawa ko yung sarili kong design na gusto ko. Suggestion po, Coach. Salamat. So, Marjon, good question dyan. Of course, mas marami kang magagawa kapag paid yung tools mo. Kasi katulad ko, nagsimula ka sa blogger, medyo limited siya eh. Okay, konti lang talaga magagawa mo. Pero ako kasi nagsimula ako sa blogger, naging okay naman siya. Tandaan, Marjon, actually yung blogging, pagdating sa blog or sa website, sa blog naman, basta maayos lang yung blog mo, madaling intindihin, saka madali lang basahin, okay na yun eh. Malinis ang tignan. Hindi naman talaga kailangan sobrang ganda ng blog eh. Kung puntahan mo yung blog ko, grabe, nothing special talaga blog ko. Okay? Pero sinigurado ko na very user-friendly lang siya. Ibig sabihin, i-click mo lang, mababasa mo na yung post ko. Ganun lang. Ganun ang kasimple. Wala akong mga nilagay ng mga design. Okay? Kasi yun ang talaga yung pinaka-purpose ng blog. Okay? Pero sa website, ayun lang. Kapag talagang pagdating sa mga sabihin natin, yung mga landing page, yung ganun, I really highly recommend na mag-paid tools ka. Kasi marami kang magagawa pag paid tools eh. Okay? Kasi yung landing page, yan yung pinakaunang makikita ng prospect mo. And first impression last talaga, okay? Ibig sabihin, kapag magandang website mo, syempre mas pagkakatiwalaan ka pagdating sa landing page. Landing page siya, iba naman yung blog. Yung blog kasi basta madali lang basahin, okay naman sa mata. Nakikita nila yung value mo, yung message mo. Okay na yun eh. Okay, maganda na yun. Of course, advantage siya rin na maganda yung itsura ng blog. Pero huwag ka mag-aksya ng oras doon. Okay? Mauubos ang oras mo doon. So, pagdating sa landing page, of course, maganda talaga kapag maganda yung landing page mo. Iba pa rin talaga eh. Kasi yun yung i-ads mo, diba? Yun yung i-Facebook ads mo. Siyempre, gagastos ka ng mga piso-piso para mag-click sila. Of course, kailangan mo i-maximize yun. Okay? Kasi kapag nag-focus ka sa mga free na landing pages, baka nagbabayad ka sa Facebook ads, no? Gabayad ka sa Facebook ads, pero pangit nga yung landing page mo kasi libre lang. Sabi natin, dahil libre, nilagyan pa ng ads ng mga yon, no? So, wala. Baka hindi mag-convert. Baka hindi siya maging prospect. Baka mabad trip pa dun sa landing page mo. Sayang yung piso na binayad mo. Or 2 pesos na binayad mo. Or 3 piso, no? So, yun. Si Lenny, may question. Site po na pwede gawa ng blog coach. Blogger.com. Para nagsisimula ka. Okay? Blogger.com. Kapag naman sabihin natin, kapag paid naman ang gusto mo, as in paid na blog, which is I recommend din, okay, kapag okay na, kapag next level ka na, actually, yung paid na blog na yan, binibigay ko yan sa team ko ng libre, okay? Ayun, first for 1 year. Pero kapag sa labas ka mag-ihingi, okay, sa labas ka maghahanap, kailangan pa ng web hosting eh, kailangan pa ng ng web hostgator, okay, tapos wordpress.org. No, ilalagay mo yung wordpress.org sa HostGator pa. So, marami pang technical. Okay, kaya nga sa team ko, ayun, nakagawa na yung mga tutorial kung paano gawin. Okay, nakagawa na yun. So, susundan na nila yung mga videos. Tapos, may free for 1 year. Okay, for 1 year para makagawa na agad sila ng paid blog using WordPress. Ayun. Pero pa nagsisimula ka pa lang, Lenny, natulad, di pa talaga kaya mag-invest, pwede ka magsimula sa Blogger. Doon kasi ako nagsimula din. Okay? Blogger.com. Si Jonalyn daw, gandang hapon coach, listening while break time here sa office. Working mom too. Ayos, mga working moms. Thank you sa time nyo. Okay, kahit very busy, pero ginagawa nyo talaga ng paraan para sa pamilya mo. I really commend you sa ginagawa nyo, okay? Si Don, may question. Coach, may problem ako. Dami nag-inquire, pero hindi ko alam tamang approach page. Sinabi nilang paano. Should I ask questions first to qualify them or should I tell my pitch already? Yes, Don. Thank you sa question. Yes, you should ask questions first. Kasi malay mo, may reason din siguro kung, ay di, sabihin natin, baka yung mga prospect mo, baka hindi rin tamang mga prospect, no? Pwedeng ganun eh. Okay, kaya, pag sinabi nilang paano, may ganun. Actually, ako rin ha, isi-share ko sa'yo doon, kahit ako, sabihin natin yun, tinuturo ko sa webinars na nakapag-produce ako ng 100 plus prospects, 200 plus prospects, may mga prospect din sa ako na nagsasabi ng paano. Tapos kapag tinatanong ko na sila, wala, hindi na nagre-reply. Nakakaranas ako ng ganyan doon. Okay? Pero naisip ko na lang, baka, wala, hindi siguro talaga interesado tong taong to. Or basta nag-message lang sa kanila, tapos iniiwan ko na, baka busy lang yung taong yun, no? Basta nag-message lang sa kanila,
katulad ko, napanood naman din yung video, yung parang ganun. May iniiwan ko lang yun. Tapos hinintay ko yung message, yung reply nila. Pero huwag ka maghihintay talaga doon na literal na talagang hihintayin mo siya, okay? Kailangan mag-focus ka pa rin na paano ka, paano mo pa mapaparami yung prospects mo. Sabihin, drive traffic sa online, okay? Drive traffic. Pag sa offline, invite ka pa ng invite. Okay? Invite ka pa ng invite. Katulad, sabihin na nga na ano, nagkamali ka siguro sa offline, sabihin, ganun. Paano ba yan? Tapos sabihin niya, pag-iisipan daw niya, ganun. Tapos di mo na maklose, no? Hindi mo na makuha yung appointment niya. Focus ka na lang ulit sa pag-invite pa, no? Ganun klase ba? Same as online, no? Kapag bigyan niya, nagtanong, paano ba yan? Tapos hindi na nag-reply, focus ka na makapag-attract pa ng iba pang prospect ka para marami kang makakausap. Huwag kang mag-focus dun sa isang taong yun. Okay? Tapos magugulat ka na lang, bigla siya magre-reply after 1 week. Yung pala, nasa business trip siya. Kaya pala hindi makapag-reply, no? Pero nakakatuwa yun kasi nung 1 week na hinihintay mo siya, siguro nakakausap ka na ng mga 300 prospect, 100 prospects, nakakausap ka na ng mga 400 prospect dahil very productive ka, no? Naghanap ka ng paraan kung paano mo papaparami yung prospect mo. No? So yun. So baka hindi pa siya ready dun sa time na yun. Pero suggest, pero doon ask questions muna. Huwag agad pitch. Okay? Parang ganun. Alamin mo muna kung talaga interesado siya. Ganun, ano yung nagustuhan niya? Kapag gawin ba niya yung business na to? Okay? Ilang oras ba kaya niya i-commit? Ganung klaseng mga bagay. Okay? At kapag sobrang negative naman ng prospect, minsan dinidisqualify ko na yun kasi syempre ayoko na maka-partner yun, no? Ganun. Katulad, tanong ka ng tanong, tapos nagalit pa sa'yo. Dahil, ano ba, tanong ka ng tanong, mga ganun. Ayoko na mga ganun, dinidisqualify ko yun kahit interesado siya. Sinasabi ko na sa kanila, sa iba ka na lang magtanong. Okay? Kung interesado ka pala dito sa business na ino-offer ko, I suggest na sa iba ka na lang magtanong dahil hindi kita ma-accept dito sa team ko. Kasi sa tingin ko, pag in-accept kita, mag-aaway lang tayo. At from the looks of our conversation, hindi na tayo nagkakaintindihan. Okay? So, I suggest sa iba ka na lang magtanong kasi ako, hindi kita i-welcome sa team ko. Okay? Very harsh. Pero, ganun yung pwede mong gawin kapag nagfo-focus ka kung paano mo mapaparami yung prospect mo. Okay? So, I hope na makatulong yun. So, thank you sa mga questions and I thank you sa time nyo kahit na 40 minutes na tayo. Grabe, I appreciate your time. So, ayun lang naman. Kung nagustuhan mo to, click the like button. Kanina may mga nakita kong mga hearts, mga likes. Salamat sa love. Salamat sa appreciation. Salamat sa pag-like. Okay? At thank you sa pag-attend dito. At future mastermindings pa tayo para at least kung may questions ka. Ayan, may lumipad na naman na like from Don Ata and hearts. Thank you. Ayun. So, ayun. Thank you. So, ayun. Kung nagustuhan mo to, click the like button. Kung may questions ka pa, pwede ka mag-leave ng comments dyan. Pwede mo rin to i-share sa ka-team mo. Malay mo, makatulong to sa team mo para makatulong na lumaki. Siguro yung team mo, no? So, ayun. Kaya may mga pahabol pa kayong mga comments. Plano rin ng bumili ng tools. Okay. So, ISN Marjon. That's good. Coach, vacation po ako para makapag-podcast po ako. Kasi wala po talaga akong time. Okay. So, pwede yung para-paraan na lang, Maria, no? So, ayan. Kita ka sila tayo sa next masterminding. This is Raymond Gerald Tabake. At ayun. Okay, kita-kits tayo. Have a blessed Tuesday. Okay, so ayan. Bukas ulit tayo. At saka sa mga ka-team ko, 9 PM mamaya, may webinar ulit tayo. At saka sa mga hindi naman ka-team, okay lang yun. Pwede ka pa rin pumunta doon kasi libre lang yun para sa lahat. Okay? So, kita kids, have a great day, have a blessed Tuesday, and bye-bye.